sige sa kagiyando. Ang atong mga lolo dihan ang eskwela. Atong mga inaamahan, ginikanan dihan ang eskwela. Katong na high school, mao kato ang signal sa prospects sa kagiyando. That could very well have been in Zamboanga. At that time, Zamboanga was more civilized than anywhere. It could very well have been in Surigao. Nauna ba sila in Surigao? Or in Butuan, nauna sila. Pero they decided, the government decided, put it in Cagayan de Oro. Napatama sa Lunar, sa Vélez family, ang ilang yuta niya. That is where na ako mo. Now, ang ako ba, kana siya, kana nagsipitahan, diha nagsugod, diha itanong ang seed of growth para sa Cagayan. Tungod niya na ang taga-Western Mindanao, taga-Eastern Mindanao, karaga, hindi na eskwela. Kaya mo rin magkala ang high school that time. At siyempre, katong ang eskwela, ninyo, etc. At hindi na tayo nag-settle. So, hinana ang strategic ng Cagayan. Then, question karon is, should Cagayan regain that strategic position? Davao has overtaken us already. That is a reality. Davao has overtaken us. Pero, kaloy sa Diyos, ang Region 10 still is the fastest growing region. Tungkol ka na sa mayong performance sa mga probinsya. And then, the question na karon is, should be teamwork ba? The bigger picture approach. Na ang ato na Cagayan must provide the leadership sa Region 10 and be the catalyst of growth. What it has failed to do na pwede mahimo para makadugan pa sa atong kalambuhan o Katisbao. Nakasabot ako sa grupo where ako sa Agi sa Tugarkata, etc. Isa na sa mga rason, lalong indagay ko kay nakita ko at palinasan, wala asenso nito. Na muli ko, Gikas Manila, na ako mga Barkada, na ako lagi ako. Nag-deteriorate pa ka. Lamo na na indahay para makaalakan. Kaloy sa Diyos, may lapang. We can do that on a much bigger scale. So, again, salamat kayo sa inyong mainit na pagdawat. And while wala akong pag-membro sa class, but I want you to know, I have been a very keen servant.